Hi guys, good morning. This is Nitan Cute and welcome back to my channel. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa bago kong video. Bago ang lahat, maraming salamat po sa mga lahat ng mga nanonood at hindi nagsasawang subaybayan ang mga ina-upload kong video. Maraming salamat po sa inyo, lalo-lalo po sa mga OFW. Guys, nandito naman tayo sa aking daigdig upang pag-usapan na naman ang mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin. At ito nga guys, nakakalungkot man isipin sapagkat yung topic natin ngayon is mga police. Police na kung saan na-involve sa mga masamang gawain tulad ng mga picture na to. Sila ng kapwa nila police dahil sa pangungutong sa mga bus dyan sa Pasay. So guys, nakakalungkot lang isipin no, na kung sino pa yung mga nasa posisyon para ipanatili o sila yung mag-manage ng magandang asal, sugpuin ang mga ganyang gawain na alam naman natin talaga na bawal at illegal, yung mga kapatid pa nating police ang mga nasa likod ng mga yan. Hindi naman natin lahat guys, kasi tulad sa akin, mayroon akong mga tropang police, may mga pinsan ako police, may pamangkin ako na police. So mayroon pa rin mga police na mga matitino at mga magagandang huwaran. Subalit nahaluan lang sila ng mga ganitong police na mga di mo alam kung ano inisip mo guys. Alam nyo guys, ayon sa akin pananaliksik, kaya yung mga ibang pulis nakakagawa ng ganyan. Sa kabila ng dinagdagan na ng ating mahal na presidente ang kanilang sahod, di ba? Dahil sa ano? Bisyo. Pambababae. Kaya gumagawa sila ng paraan para makakuha ng extra income. Pira. Dahil sa kanilang mga bisyo. Di ba? Kasi guys, kung pagbabasihan natin yung sahod nila, napakalaki na ng dinagdag sa kanila. Doble na yung sahod nila unlike sa mga nakaraang panahon. Diba? So bakit naisipan pa nila gumawa ng mga ganitong bagay? Tulad ng ganyan, mangutong. Saka aware naman tayo lahat sa mga halos balita-balita. Maraming na-involve na kapulisan. Napakalungkot lang isipin guys na napakahirap pumasok sa ganyan larangan ng pagiging pulis. Ang pag-a-apply, ang training. Tignan nyo yung training na yan. Napakahirap. Napakahirap po ng training ng isang pulis. Panuorin nyo ang video na to. Thank you.
Yan, ganyang kahirap, guys. Ganyang kahirap bago ka maging isang legit na pulis. Marami kang pagdadaanan. Nakakalungkot lang isipin na pag nandyan na sa posisyon, yung mga ibang pulis naliligaw ng landas na dapat sila yung nagpapatupad ng mga batas, sila yung mga dapat, sila dapat yung magiging magandang huwaran, ay nasisira dahil sa mga iilang pulis na nalilis ng landas. Diba? Yan lamang po ang masabi ko, no? Kasi, hindi man natin sila pwede awayin. Kasi, baka birtahan tayo. Bye! Kaya, God bless na lang sa lahat. Tago na ako!